Dito na ulit kami. Ayan, sa likod mo. Ayan. Ready na. Si Bro Danny, si Bro Jeff, Bro Kevin, Bro Dinto, yun, Bro Derek, si Kuya. Ayan. So, doon na tayo mag-dive sa favorite spot natin. Matagal-tagal na natin hindi napuntahan yun, kaya tara mga kaspero, abangan natin kung anong mahuhuli natin mamaya. Ayan. Yung malaki yung bangka, kaya okay yung service natin. Kung napanood nyo dati yung Isla Verde kong video mga kaspero, dito yon. Yung nagka-chinko kami, kaya binalikan natin almost ilang years at nakabalik tayo dito. So dito lagi sila Bro Ian. Ayan, yung tribu Mandragat, dito sila lagi. Kaya try din natin ulit dito mga kasper. Total, malapit lang naman yung malalim dito sa lugar na to, kaya nilangoy na lang natin palaot mga kasper. Yung bangka iniwan natin sa tabi. At hindi pa nga ako nakapag-reload, nakapana na kaagad si Bro Dindo ng isang snapper. Ang ganda ng binamano niya, isang snapper. Binamano ko, binamano ko. Snapper. Oh, snapper, sarap na sabaw. Ayan, dahil naglangoy tayo palaot, nakapag-warm up na tayo, kaya ambush tayo dito sa gilid na part. Yung lalim nito mga kaspero, around 16 meters yung gilid. At marami tayong nakikitang mga trigger fish. Kung tawagin sa amin sa Boracay, bigong. Napakarami. Pag once na naghiwalay-hiwalay na yan mga kaspero, at hindi alam kung saan tatakbo, ibig sabihin merong GT o kaya yung mga long nose emperor. Ngunit habang naghihintay tayo dito ng matagal, walang lumapit. Halos hindi sila gumagalaw, diyan lang siya sa unahan natin. Kaya no chance na may darating na malaki, kaya okay lang. At bawi na lang tayo sa next dive. Habang lumangoy ako mga kaspero, nakita ko si Bro Jeff. Nakapana siya ng isang bluefin trevally. At yan yung buhay na mano niya. Ayos, buti pa sila, meron ng buhay na mano. Ako wala pa. Kaya tiyagaan ko na lang kung ano yung makikita ko mga kaspero. At ito nga, pagkadapa ko, halos ilang oras akong pabalik-balik sa spot, wala akong nakita. At ito, merong isang pawikan at lumapit pa yung GT. Kaya ito yung isda natin sa unang araw na to mga kaspero, isang giant trevally. Umabot ito ng 7.5 kilos. Ayos na rin, malaki na rin ito mga kaspero. Thank you.
Grabe uli oh. Snapper. Peacock grouper. Oh. Ano to? Suno. Suno. Sumaral, lapad. Pilak. Okay, bro, chip. Lupit. Kaisa tayo. At ito mga kaspero, bali nagluto si kuya dito sa tabing dagat. Ayan, so nagpapapoy na siya para magluto ng ulam at saka magsaing mga kaspero. Meron palang napana si Bro Kevin na malaking igat. Ayan mga kaspero, around 5 kilos o mahigit 5 kilos yan. Kaya yung ginawa namin, ginayat na agad namin para i-adobo mga kaspero. Adobo yung ginawa namin dito dahil wala tayong gata. Kaya okay na yan. Masarap naman yan i-adobo dahil sobrang taba nito mga kaspero. Ayan. Ilalagay na ni kuya sa kaldero para lutuin. Yan, nilagyan na ng mga sibuyas, sili, at paminta, tuyo, suka para lulutuin na mga kaspero. Excited na! Napakataba ng igat na ito. Kakahon lang natin mga kaspero, kain tayo. Ito yung igat na huli ni Bro Kevin kanina. Kita. Talak ito. Si Bro din doon, hindi kumakain niya ng igat. Pag walang puti. Walang gata. Alright, kain tayo mga kaspero. Si Bro Kevin tsaka si Master Dani. Hindi pa nakaahon. Ganda na pa. Nasa Indonesia kami. Ayan o. Ito yung hidden paradise. Bawal dyan sa ano. Ganun yung bangka.
Sabi nila bro, inuunit lang yung sagad yan. Time check, 1:13 ng hapon. Arangkada ulit tayo mga kaspero. Tignan natin yung mga huli natin. Total nakapagpahinga na tayo. Kaya eto. Doon tayo mag-umpisa. Pag ganun. Sana makadali tayo. Nakalusong na ulit tayo at pagkababa ko dito sa may buhangilan na part kung saan nakapana tayo ng GT, binalikan ko yung spot na ito kaya tinitingnan ko itong mga bait ayon nagsialisan. Ibig sabihin merong paparating na malaking isda mga kaspero. Ayan, pag ganyan yung behavior ng mga bait, ibig sabihin merong lalapit na malaki. At nung tiningnan ko nga dito sa side banda, doon yung GT papalapit sa atin, ngunit hindi talaga siya lumapit ng malapit at pinana ako pa rin. Buti inabutan pa rin natin mga kaspero. At ito na yung pangalawang isda natin sa araw na ito, isang trevally. Ayan, yun sa pool mga kaspero. Secured na ang ating giant trevally kaya drop ulit tayo dito sa unahan. Natangay na tayo ng agos at meron akong nakitang stick unicorn dyan sa taas pa ikot-ikot, ngunit hindi yan yung hunting natin gawa ng baka may mas malaki na dumaan dahil sa lakas ng agos. Kung malakas kasi yung agos mga kaspero, ibig sabihin maraming mas malaki. Kaya eto, may napansin ako malaking red bass, red snapper mga kaspero. Ayan, sayang yung unang lumapit, sobrang laki, kaso lang lumayo agad. Kaya eto na lang, pinahabulan natin at buti tinamaan pa rin yung isang red bass na to mga kaspero. At eto na yung pangatlong isda natin mga kaspero. Bali nakapana rin tayo ng isang slick unicorn na malaki, around 1.5 kilo. Hindi na natin nabidyohan pero okay lang, at least meron na tayong tatlong isda.
Okay, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Yun ha, extra ng tricycle. Okay. Ayun, maraming salamat. Ayan, Sir Beno, bisita dito sa De La Paz. Mga tropa.